may kapamilya ka o kakilala o ikaw mismo gustong mag-abroad, pag-usapan natin ang tatlong legit na agencies na pwede mong i-consider. Kaya para sa'yo, ang video na ito, kaya tuto ka na! Hi guys! Kamusta? Sa unang mga vlogs natin ay nalaman natin ang mga posibleng trabaho na pwede mong applyan dito sa Germany at sa buong Europe. At tulad ng ipinangako ko sa inyo, magsasuggest tayo ng mga agencies na pwede mong i-consider sa pag-a-apply dito. Actually, hindi lang dito sa Europe, pati na sa Australia, Canada, US, at syempre, ilang mga bansa sa Gulf countries katulad ng Oman, Saudi Arabia, at UAE. Please take note ha, hindi ako affiliated, connected, or even endorser ng kahit anong agencies na mababanggit natin sa video na ito. Ito lamang ay mula sa personal na research namin at mga experiences ng mga kaibigan namin na kaalis na mula sa mga agents na mababanggit natin. Dapat i-consider ang validity at permit nila to operate. Pwede nyo itong makita o i-research sa link na ito. At para hindi ka na mahirapan, nasa description section pagkatapos yung mapanood ang video na ito. Una sa listahan natin ay Oman Field or Oman Field International Manpower Development Corporation. First impression ko sa agency na ito, akala ko exclusive lang sila sa bansa na Oman dahil nga Oman Field. Pero when we did or I did the research, sila na ngayon nagpapaalis ng mga manggagawa na papunta ng Australia, Saudi, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Iran, Egypt, Nigeria, Libya, Botswana, at recently lang meron na rin sila sa Europe at Canada. Paano ko na-discover ang agency na ito? Actually, a friend of mine and a former schoolmate ng high school, by the time I'm recording this video, she is studying German language online papunta ng Austria, free of charge, syempre. And when I did a research, sobrang dami na pala nilang in-offer ng mga trabaho sa iba't ibang mga bansa. Kung Canada ang pangarap mong bansa na magtrabaho at magsimula ng pamilya, narito ang mga hinahanap ng Oman Field para sa Canada. Unang-una dyan yung welder, stone and factory worker, car mechanic, auto body repairer, driller operator, mining, heavy equipment mechanic, mining, forestry machine operator, forestry machinery, heavy duty equipment mechanic, truck mechanic industry, and heavy equipment mechanic. Dapat ay meron kang minimum of 3-year experience and vocational diploma and certificate, at least one, and certificate of employment. Mula sa malamig na lugar, pumunta naman tayo sa medyo mainit na klima tulad ng bansa natin, ang Australia. Oman Field ay nangangailangan ng mga manggagawa tulad ng mga sumusunod. Boiler maker, heavy equipment mechanic, mechanical fitter, metal fabricator, automotive mechanic, and directional drillers. Ang Oman Field ay kadalasang lumilibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang lalong mas maabot ang mga kababayan natin na nagbabalak na mag-abroad. Tulad na lang nagagawin nila sa probinsya ng Rizal. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa mga bansa at mga trabaho na nabanggit natin, narito ang detalye ng Oman Field kung saan pwede kayong mag-send ng inyong mga CV through email at tawagan sila sa kanilang mga numero. Ipa-flash ko ang mga detalye ng kanilang agency dito sa screen, pati na rin ang website, status of license by the time of recording at expiration.
Hi there! Kung bago ka dito at interesado kang magtrabaho dito sa Germany o sa Europe, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog at malay mo, ito na umpisa ng pagtupad ng mga pangarap mo. And now, back to the video! Pangalawa sa mga agencies na pag-uusapan natin ay ang Magsaysay Global Services. Marahil pamilyar tayo sa Magsaysay bilang isang agency na nagpapaalis sa mga magigiting nating mga seafarers. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang Magsaysay Global Services na nagpapaalis naman ng mga land-based workers na pag-uusapan natin maya-maya. Ang agency na ito ay makikita sa GE Antonio Building, J. Bocovo Street, Ermita, Manila. Isa sa mga popular na destinasyon ngayon ng mga OFW ay ang mga English-speaking countries. Dahil bukod nga sa pwedeng madala ang pamilya, ay mas malapit ang kultura nating mga Pilipino rito. Ang UK ay naghahanap ng mga health and safety officer, pipefitter, welder at iba pa. Ito ay isa lamang sa mga petsa na naghahanap sila ng mga aplikante. Maaari ka paling mag-send ng CV mo to online sa website nila. Mag-send lang ng CV sa mgsi_recruitment@magsaysay.com.ph. Ihanda mo lamang updated CV, NBI clearance, diploma, certificate of employment, passport at IELTS kung meron na. Kung gusto mo naman ang mas malapit-lapit sa atin, arigato gozaimasu, char, Japan is waving guys! Magtrabaho bilang housekeeper sa Japan. Kung ikaw ay babae, 24 to 44 years old, mayroong 2 years experience, domestic man or international sa housekeeping, pwedeng-pwede ka mag-apply dito. Preferably with valid domestic work NC2 and certificate of completion or training. Para naman sa mga ex-abroad, kailangan magpasa ng certificate of employment and in OFW information sheet. Narito ang kompletong detalye ng Magsaysay Global Services. Ang huling legit na agency na pag-uusapan natin sa video na ito ay agency ng high school barkada ko. By the time I'm recording this vlog, on process na ang pag-alis niya. And guess what? Kung saan siya pupunta? Hindi sa Germany actually, malapit lang sa akin, sa Belgium. Few years back, tulad ng Poland, ang Belgium ay nagbukas na rin ng mga trabaho mula sa electric, construction at mechanical na pwede nang applyan ng mga Pilipino. Ang MRA or Manpower Resources of Asia Incorporated ay nangangailangan ng mga skilled professionals tulad ng CNC machine programmer, high voltage electrician, fault technician in automotive industry. Pwede kayo mag-walk-in sa opisina nila or gawin mo ang mas convenient na paraan ng pagsasend ng CV through email. Ito ang email nila, jobs_belgium@mra.com.ph. Pwede nyo din itanong sa kanila kung anong language nga ba ang gagamitin ninyo kapag nagtrabaho na kayo doon. Iba kasi ang language na meron ang Belgium. Actually, tinanong ko din ng barkada kung ano nga ba yung sinabi sa kanila ng agency. Ang sabi nga ay English naman daw ay okay na. So, para sigurado, pwede nyo din itanong ito. At syempre, pwede nyo nang itanong lahat ng mga requirements na pwede nyo ipasa sa kanila kapag natanggap na kayo.
Narito na din ang details ng MRA para sa inyong reference. Kung mapapansin nyo, ang ilan sa mga agencies ay may expired na license. Unfortunately, ang system ng POE ay hindi updated. Pero mahalaga pa din na mag-seek, mag-research tungkol sa status ng inyong napupuso ang agency. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang mga green flags at red flags ng mga agencies na dapat nating i-consider para sa mas smooth at ligtas na pag-alis nating mga OFW. Oh, may napili ka na bang basa o trabaho na gusto mong applyan? I-comment mo lang yan sa comment section down below. Sa susunod na video natin, pag-uusapan natin ang mga legit na agencies na pwedeng applyan ng magigiting nating mga Filipino nurses. So that's it for now. Thank you for watching! Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute! Bye!